Haba nyo na lahat yan. Haba nyo na. At hindi ka siya. So, nandiyan na, oh. May anong nakakalam mo? Oh. May bidyoke. Doon, sa taa, ano? Natin bidyoke. Ayan po, may bidyoke po yan, mga kalingap. Halos lahat po ng... Vina, good morning! Ayan na, oh, yung bidyoke mo, ha? Yahoo! Maraming kang gamit dito, Vina. Ayan po, may Durabox. Hello, hello, hello mga langga, mga ka-OFW natin dyan. Saan man kayo sulok ng mundo naroroon, sana ay nasa mabuti kayong kalagay. Papagpalang araw sa ating lahat. Welcome back sa aking munting tahanan. Kamusta, kamusta, kamusta. Ngayon guys, yung pag-uusapan natin ang kakating ribbon nga ng bahay ni Vina Morales at ni Lola Rufina. Hindi lang yan sa kay Vina Morales na bahay. Kasama rin yung pagre-ribbon cutting doon sa kapatid niya, yung tinitira nila na kulay pink na bahay. Sino ba naman ang hindi ma-excite kasi nga karamihan sa atin nag-aabang talaga sa pagre-ribbon cutting nga dito sa bahay ni Vina Morales. Kasi nga alam naman natin kung ano talaga yung pinagdaanan ni Vina. Kung paano siya na-discover ni Kuya Val Santos, di ba? Kung paano binago ni Kuya Val Santos matubang yung buhay ni Vina at ni Lola Rufina. Kahit na maraming mga taong nagbabash o pilit na sinisira itong si Kuya Val Santos matubang kasi nga hindi daw tama yung ginagawa niya kasi nga kasalanan daw yan sa batas, pero walang problema, sige pa rin ng tulong na tulong kasi sabi ni Kuya Val Santos matubang, hayaan mo na yan yung mga sinasabi nila, ang importante ay nakakatulong tayo sa mga taong nangangailangan tulad niya nila Vina at marami pang iba. Kaya nga ito guys, nakaraan nga ay nag-celebrate din ito ng kaarawan si Lola Rufina at nakita natin kung gaano nga ba kasaya itong si Lola Rufina sa kanyang kaarawan kasi nga kahit konti lang yung handa niya pero maraming bisita, maraming dumalo sa kanya, maraming nagmamahal sa kanya kasi nga siyempre alam naman natin kung gaano kalaki yung naging problema ni Lola Rufina noon. Kung noon naging madilim yung buhay nila, ngayon ibiglang lumiwanag. Kung noon malaki yung problema ni Lola Rufina, lalong-lalo na dito kay Vina Morales. Kasi nga siyempre alam naman natin na matanda na si Lola Rufina. Inaalala niya yung kalagayan noon nga ni Vina Morales na sa kanyang sakit. Kasi hindi niya alam kung hanggang kailan na lang yung buhay ni Lola Rufina. Matanda na siya at nag-aalaga pa nga siya kay Vina nung hindi pa talaga masyado makakausap si Vina na nakahiga na lang kapag pinapakain mo nga siya ayaw kumain. Buti na lang nga nakita na pinuntahan siya ni Kuya Val Santos matubang at doon sa mga sponsors din na tumutulong at ang mamahal kay Vina, kaya malaki na yung pinagbago ni Vina. Pinagamot siya, pina-check up siya at tuloy-tuloy pa rin yung pag-inom niya ng gamot. Kaya yan ngayon, bumalik na sa dati si Vina Morales. Sino ba naman ang mag-aakalang magbabago pa si Vina o gagaling pa sa kanyang sakit, di ba? Yun ang malaking problema ni Lola Rufina noon. Kasi nga, halimbawa na pag mawala na siya, walang mag-aalaga dito kay Vina Morales. Hanap buhay itong si Lola Rufina, kaya nga sa kanyang arawan malaki yung pasasalamat niya sa kay Kuya Val Santos matubang sa mga taong tumutulong sa kanya. Nakita naman natin kung gaano siya kasaya, sumasayaw pa itong si Lola Rufina sa sobrang tuwa sa kanyang kaarawan kasi maraming blessings ang dumating o bumuhos sa kanya. Meron mga Kalingap Team vloggers na sumusuporta at nagbigay nga ng regalo, mapapera man os dun sa mga towel at sandals na binigay kay Lola Rufina. Makikita mo talaga na sobrang masaya-masaya ito si Lola Rufina. Hindi matutumbasan kung ano man ang saya na naramdaman ni Lola Rufina. Kung noon makikita mo na pa sayang saya na talaga ito, masayang masaya na itong si Lola Rufina. Lalong-lalo na ngayon kasi nga meron na silang magandang bahay na matibay. At yan, ang ganda na lahat kumpleto na may
may pintura na lahat talaga, lahat ng mga gamit ay binili na. Ito guys, panoorin natin kung ano yung mga gamit na binili ni Kuya Val Santos Matumang at siyempre yung mga sponsors. Tawa nyo na lahat yan. Tawa nyo na. At hindi ka siya. So, nandiyan na, oh. May ano nakakalala? Oo. Oh, may bidyoki. Doon, saka ano. Ayan po, may bidyoki po yan, mga kalingap. Halos lahat po ng... Vina, good morning! Ayan na, oh, yung bidyoki mo, ha? Yahoo! Maraming kang gamit dito, Vina. Ayan po, may Durabox. Dalawang Durabox yan, may lamisa. Ayan, minuot ni Ben's TV. Si Jude the Great. Ayan, si Viterong Vlogger. Nathan Cut Vlog, nandiyan din po, mga kalinga po. Ayan, Bitbit, pag-hi ka, Bibang. Ayan po, mga kalinga. O, dalawang Durabox po yan. Maiso pa. Ito, madami po yan, may nagpipat. Dala ng mga sponsors na nagmamahal at sumusuporta nga dito kay Vina Morales at kay Lula Rufino. Meron na siyang mga... Kumpleto na talaga sa gamit, meron na siyang higaan, may mga kutsyo na siya, may mga Durabox. Iba-iba yung kwarto nila ni Lola Rufina at ni Bina. Meron siyang kutsyo, mayroon ding tigi-isa sila ng electric fan, Durabox, kutsyo, at yung higaan talaga. Kumpleto na at meron ding mga lamisa, mga kitel nga, lahat kumpleto na talaga. At dito yung may sofa set na sila at dito talaga yung pinaka the best na gustong matanggap ni Vina Morales, yung kanyang bidyoke. Ayun, makikita natin na sobrang saya ni Vina Morales. Ang ganda ng TV niya at saka yung mga gamit niya sa pagkanta ay bagong-bago talaga at saka brand new. Kasi nga alam naman natin mga langga kung gaano kahilig nga gaya nga ng sabi ng kapatid ni Vina Morales. Tinasinabi ng kuya ni Vina Morales kung ano yung hilig niya talaga nung dinala siya ni Kalingap Rob at ng Kalingap Team doon na pinag-shopping siya, na ang hilig talaga pala nito ni Vina Morales ay kumanta. Kaya yun ang hilig niya talaga na magkaroon ng video. Kaya iyan, ganda, brand new talaga lahat ng mga gamit ni Vina Morales, lahat-lahat. Brand new talaga, mga bago talaga pinadala ng mga sponsors, lalo na yung mga yung video okay ni Vina Morales. Yan pinadala lahat ng sponsors niya. Yan Vina Morales ay hindi ka na malulungkot kasi meron ka ng libangan. Pwede ka na anytime, pwede ka nang mag video kay na sarili mo. Meron ka na, hindi ka na malulungkot kasi nga meron ka ng libangan. At doon sa mga sponsors na nagpadala at nagmamahal sa kay Vina Morales at saka kay Lola Rufina, maraming salamat at sana marami pang blessings na dumating sa inyo at para naman marami kayong matulungan ng mga taong nangangailangan. At dito makikita natin guys yung mga Kalingap Team Vloggers na nag-charity vloggers din ng mga kagrupo ni Kuya Val Santos Matubang na tulong-tulong sila sa pagbuhat ng mga gamit ni Vina Morales. Andiyan na si Nathan Cute Vlog, si Bobby TV 143, si Kaagapay TV, si Sorbiterong Vloggers, andiyan din si Bench TV, at meron pang iba na hindi ko na mention. Ang dami nila, tulong-tulong talaga sila sa pagbuhat ng mga gamit na para kay Vina Morales, para ready na para sa bahay ni Vina Morales, para na rin sa cutting room. Ayun na nga guys, nakita natin para yun sa house blessings or sa cutting ribbon nga, para sa cutting ribbon nga ng bahay ni Vina Morales. Kasi na talaga nila doon yung mga gamit ni Vina Morales para sa pag-cutting ribbon ready na talaga. Kaya ang masasabi ko lang sa iyo, Vina Morales at Lola Rufina, kung anong meron kayo pahalagaan nyo, ingatan yung mga binigay sa inyo. Matuto tayong magpasalamat kung ano yung mga natanggap natin na mga blessings, at syempre doon kay Kuya Val Santos Matubang sa mga charity vloggers din na iba, Kalingap Team, na mga charity vloggers,
Sa mga supporters, kag mga sponsors, maraming salamat, more power, and God bless us all.